Yan, pwede na yung pang-ulam. Aadobuhin namin. Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Maulan na hapon sa inyong lahat guys. Ayun si Mister, kumukuha siya ng mga talbos-talbos ng kangkong para mamayang gabi meron kaming maulam. Ito na ang ating adobong kangkong. Simpleng ulam pero masarap at masustansya. Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Maulan na hapon sa inyong lahat guys. Ayun si Mister, kumukuha siya ng mga talbos-talbos ng kangkong para mamayang gabi meron kaming maulam. Meron din mga kangkong-kangkong guys, tsaka talbos kamote. Ayun si Mister, kumukuha siya. Para merong maiulam mamaya guys. Kailangan natin dumiskarte para kahit pa paano meron tayong pang-ulam. Hindi tayo guys makalapit kasi umuulan at may putik. Ayan, doon banda guys sa unahan, palayan na yon. Yung mga talbos kangkong dyan guys, hindi naman namin yan tinanim. Kusang tumubo lang yan. Dito dati noon, marami dyan na talbos kamote. Hindi ko alam kung bakit nalusaw na. Meron naman doon mangilan-ngilan. Ayun, isusum natin para makita. Ayun, kung napapansin nyo guys, yan may mapula doon. Meron pa naman natirang talbos kamote. Ayun na si Mister. Kumukuha siya ng kangkong. Maulan guys at saka malungkot ang panahon. I-share ko din sa inyo guys, yan palang timba na butas yan guys. Ayan, timbang butas. Tinaniman namin ng malunggay. Kaya yan na guys yung malunggay namin ngayon. Oh. Kung mapapansin nyo, ang lusog-lusog. Nakailang base na rin kaming kuha dyan. Ayan. Ang malunggay. Kailangan na lang natin guys diskartehan para kahit pa paano mayroon tayong mapagkukuhanan na gulay. At higit pa doon guys, gulay ang mga gamot katulad ng mga spray. Organic talaga siya guys. Tingnan mo naman ang taba. Ayan. Ang lusog ng dahon. At siyempre guys, yung papaya. Ayan. Tingnan mo naman. Ang haba. Maraming bunga. Mga ilang araw pa yan guys, pwede natin kuhanin. Ito naman yung aking sili. Ayan, malapit na rin siyang mamulaklak guys. Kung mapapansin nyo, may mga umuusli-usli ng bulaklak. Ayan, ito naman hinog na. Ang lalaki oh, sobrang anghang nito guys. Ayan, maraming bunga yan noon, kinuha ko na. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, hinog na sa puno. Yun nga lang yung dahon, hindi ko alam bakit nangulubot. Tapos meron pa siya mga bulaklak. Ayan, meron pa mga bulaklak. Yung laki niya guys, oh. Ayan, hinog na. Pulang-pula. Ang sipag ni Mister kumuha ng kangkong guys, para meron kayong maulam. Kasi kaninang tanghali, ulam namin sardinas. Kagabi naman ulam namin tuyo. So, ganun lang. Ang mahalaga, makaraos tayo sa pang-araw-araw, guys. Diyan yung mga kangkong-kangkong. Kailangan mo lang maging masipag at matyaga para meron kang maiulam. Ayun sa kamay niya, guys. Oh, may nakuha na siya. Kahit umuulan, kumuha siya kasi malinigo na lang din daw siya mamaya. Huhugasan na lang na mabuti. Marumi, hindi naman yan, guys. Marumi kasi wala namang dyan.
Basta tugasan mo na lang ng mabuti. Malinis naman yung kangkong na yan kasi wala namang iba dyan na nakatira. Ayan si Mister. So, paano yan guys? Hanggang dito na lamang ang video kong ito. Maulan na hapon sa inyong lahat. Kung saan man kayo naroroon sa mga oras na ito guys. Ingat kayo palagi. Lagi lang tayong mag-pray. Na lagi tayong gabayan at ingatan ni God. Kahit anong pagsubok man ang dumating sa atin, huwag tayong makalimot sa Kanya. Mag-pray tayo na ilayo tayo sa anumang matinding mga pagsubok at anumang sakit. Lalo na ngayon, ang hirap ng buhay guys. Sobrang mahal ng mga bilihin. Kung ano-ano na lang ang nangyayari sa atin ngayon. Basta't ang mahalaga, huwag lang tayong magkasakit. Kahit medyo mahirap ang buhay natin guys. Ang mahalaga yung malusog ang ating katawan. Kasi kahit marami man tayong pera, kung mayroon tayong malalang karamdaman, mauubos din ang pera natin. Kaya lagi lang tayong magpasalamat. Malaki man o maliit na biyaya ang dumarating sa atin, lagi tayong magpasalamat, lalo na sa pagising natin sa umaga. Malaking biyaya na yun, yung magising pa tayo sa umaga guys. So ayun si Mister, meron siyang lagayan, ayun yung makikita mo yung guys, kawali. Sabi ko nga hanggang dito na lang, pero bababa ulit ako at bibidyohan ko ulit siya. Sabi niya pala sa akin, bantayan ko daw siya habang kumukuha lang kangkong. Kasi baka daw mayroong sawa. Kasi kung mapapansin nyo naman guys dyan, ayan oh. Medyo masukal na. Kasi hindi ka nga makapagdamo gawa ng laging umuulan at basa ang lupa. Maputik. Kasi dati lagi dyan sinusunog ng mister ko yung madamo para malinis. Yan nga lang ngayong umuulan, hindi ka dyan makapagdamo kasi maputik. Basa ang lupa. Maraming maraming salamat pala sa lahat ng mga nanonood sa aking mga video. May galap shoutout sa inyong lahat guys. Sa mga hindi nagsasawang manood. Tapos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat guys. May galap shoutout sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin pa. Sa mga silent viewers ko dyan. Sa mga subscribers ko. Sa mga bagong subscribers. Sa aking mga kamag-anak, kaibigan. Mga kapwa ko, small YouTuber. May galap shoutout sa inyong lahat guys. Sa aking mga kamag-anak dyan, sa aking mga kapatid, kapamilya, mga magulang ko na nanonood sa aking mga video. Sa mga silent viewers na nanonood na kahit hindi sila mag-comment, maraming salamat sa inyong lahat guys. Sobrang na-appreciate ko yan. Malapit na mapuno guys yung kawali. Oh. Grabe si Mister, talagang kawali talagang pinaglagyan niya. Ayun guys, oh. Nakabuta siya. Kasi maputik na. Sa kabila guys, dati marami din dito mga kangkong-kangkong. Nga lang, iwan ko sa mister ko. Nung nakaraan, inano niya yan. Inalis siya yung mga damo. Kaya mapapansin nyo, mayroon pa doon. Sabi ko sa kanya, sa susunod, pag nagdamo siya dito, yung kangkong huwag niyang alisin. Kasi malaking pakinabang nga din. Ayan, no? Iniisa-isa niya yung mga kangkong guys, oh. Dati maraming talim dyan na gulay. May alugbati, may okra. Nga lang ngayong maulan na guys. Nalusaw. Gawa nakababot sa tubig. May mga gulay kasi na okay lang kahit nakababot sila sa tubig. Merong gulay na hindi pwede. Nalulusaw yung kanilang ugat. Kaya mapapansin nyo guys doon. Merong okra yun. Okra yun. Dati may maraming dyan na punong okra. Pag gumarbis nga si mister, nakakarami. Nga lang ngayon, mangilan-ngilan na lang kasi nang ganda matay-matay na. Nakababad sila sa putik. Gawa ng ulan ng ulan. Gusto ko na sanang pumasok sa loob kasi medyo malamig. Umuulan. Nga lang, sabi niya sa akin, bantayan ko daw siya. Kasi baka daw may ahas, takot din pala. Yung sombrero niya guys, ano yan? Nung panahon pa yan ni Kupong-Kupong, minala pa niya yan sa ninunuan. Matagal ng panahon niyan guys, pero buong buo pa rin, wala pang sira. Gawa yan sa yantok. Kung bibilhin mo yan ngayon guys, mahal. Dati malinis dyan, nung hindi pa umuulan. Kasi lagi din ako nagdadamo dyan tuwing hapon. Yan ang ginagawa kong libangan. Ang magdamo.
Kaya ngayon, tingnan nyo guys, naging masukal ang harap ng bahay namin. Ang harap ng bahay namin, naging masukal na. Ayan yung bahay namin guys. Hindi pa tapos. Natakpan ng ano, ng, ang tawag nito, ng puno ng papaya. Ayan. Dati din, dami dito ng bunga ng ano namin, yung ampalaya. Nalanta rin, sumula ng ulan ng ulan. Kaya ayan. So guys, hanggang dito na lang talaga yung video nating ito. Para kahit paano, mayroon tayong pang-upload. Salamat, salamat sa inyong lahat guys. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Para kahit paano, madagdagan din yung aking mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat guys. Sa walang sawang panunood, mega mega love shout out. Hanggang dito na lang guys. Salamat, salamat sa inyong lahat. Bye! Kuha ni Mister, oh. Nakalagay talaga sa kawali. Ayan, pwede na yan pang ulam. Aadobuhin namin. Ayan guys, nagluluto si Mister ng pritong tilapia. Pinautang ni Ate Jane. Ate Jane, salamat. Tapos ayan guys. Tapos yung kangkong na kinuha. Ayan. Di thanks God, meron kaming ulam. Ito na ang ating adobong kangkong. Simpleng ulam pero masarap at masustansya.